Okay? So magandang araw sa mga operator natin na nakikinig at nai-update sa mga bagong videos about sa TokTok. So ngayon tuturo ko kung paano ang pag-update ng mga requirements natin bilang operator sa ating mga TokTok rider. Example, meron kang TokTok rider na nagpasa ng requirements gamit yung expired na NBI. So binigyan mo siya ng 2 weeks para i-update yung bagong NBA niya. Then nag-comply siya. So ngayon ikaw bilang operator, anong gagawin mo para i-update yung bagong NBA niya sa kanyang profile account? So tara, tignan natin. So una, kailangan mo muna pumunta sa yung operators portal. Ayan. Punta sa account. TokTok Riders List. At hanapin mo kung sino yung halimbawang rider mo na i-update mo ang kanyang profile. Okay, example, ito si Patrick ito Ramirez. Okay. So ito, pwede nating i-edit itong mga info na ito. So once na nagbago siya ng address, pwede mong baguhin ito. City, pwede, region, pwede rin. Together with city, kung lumipat siya ng lugar, pwede nang baguhin. Postal code. Cellphone number, if ever na hindi niya mabuksin yung kanyang account, gamit yung number na ito. O nawala yung cellphone number to, pwede mong baguhin yan para mag-text yung TokTok account niya doon sa bagong number niya. So that will be the username na gagamitin niya. Same sa email address. Motor, kung nagpalit na motor, pwede rin. So ito, punta tayo sa NBI kanwari. NBI clearance ito. So, pwede mo i-click yan at palitan ng bagong account. Bagong requirements. Like for example, nasa na yan. Ito. Yan. So ito yung kanyang nasa ito, wala. So ito yung in-update, ko. Ito yung pinalit ko. So dahil wala pa siyang pera, pangkuha ng NBI, for the meantime, barangay clearance muna yung pinalit ko. Yan. And then, save. Okay na. Antayin nyo lumabas yung green na yan, yung word niya, success. Ibig sabihin nun, successful ang kanyang update sa profile account ng rider niya. So, yun lang po. Okay? Thank you.